A blessed day to all. Maraming salamat sa Panginoon at sa oras nga pong ito. Bago tayo magsimula, let us confess our faith. I believe in God, Father Almighty, Maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. And now we will proceed on our hymnal number 370, The Trusting Heart of Jesus Clings. Trusting heart to Jesus cling, no any ill forebodes, but at the cross of Calvary sing, praise God for lifted load. Singing I go along life road, praising the Lord, praising the Lord. Singing I go along life road, for Jesus has lifted my load. The passing days bring many cares, fear not, I hear Him say. And when my fears are turned to prayers, the burdens slip away. Singing I go along life road, praising the Lord, praising the Lord. Singing I go along life road, for Jesus has lifted my load. He tells me of my Father's love, and never slumbering I. My everlasting King above will all my needs supply. Singing I go along life road, praising the Lord, praising the Lord. Singing I go along life road, for Jesus has lifted my load. He tells me of my Father's love, and never slumbering I. My everlasting King above will all my needs supply. Singing I go along life road, praising the Lord, praising the Lord. Singing I go along life road, for Jesus has lifted my load. Amen. Hallelujah. And now we will proceed on first reading from the book of Deuteronomy, chapter 28, verses 1 up to verse 19. And this is the word of God. If you fully obey the Lord your God and carefully followed all His command I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on earth. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lamb of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come, in the blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise us upon you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in seven. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hands to.
The Lord your God will bless you in the land He is giving you. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you on oath, if you keep the command of the Lord your God and walk in His ways. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock and the crops of your ground, in the land He swore to you for fathers to give you. The Lord will open the heavens and storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the works of your hand. You will tend to many nations, that but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the command of the Lord your God, that I command of the Lord, I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the command give to you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Amen. And now we will proceed on the second reading from the book of Deuteronomy, chapter 28, chapter 30, verses 1 up to verse 10. When all these blessings and curses I have set before you come upon you, and you take them to heart wherever the Lord your God disperses you among the nations, and when you and your children return to the Lord your God and obey Him with all your heart and with all your soul, according to everything I command you today, then the Lord your God will store your fortunes and have compassion on you, and gather you again from all the nations where He scattered you, even if you have been banished to the most distant that land under the heavens. From there the Lord your God will gather you and bring you back. He will bring you to the land that belonged to your fathers, and you will make possession of it. He will make you more prosperous and numerous than your fathers. The Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants, so that you may love Him with all your heart and with all your souls, and live. The Lord your God will put all curses on your enemies who hate and persecute you. You will again obey the Lord and follow all His command I am giving you today. Then the Lord your God will make you most prosperous in all the works of your hands and in the fruit of your womb, the young of your livestock and the crops of your land. The Lord will again delight in you and make you prosperous, just as He delighted in your fathers. If you obey the Lord your God and keep His command and decrees that are written in this book of the law, and turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul. Amen. Purihin po ang Panginoon. At sa oras nga pong ito, mga kapatid sa Panginoon, ating pong pagsalusaluhan ang mensahe po ng Diyos para po sa atin sa gabing ito. At ang tema po ng mensahe, ang pagsunod ng isa na nakapaloob sa salita ng Diyos. Ikaw na minsan ay nasa kalalagayan na hindi pa tumanggap ng kaligtasan at ginawang isang anak ng Diyos. Lahat po tayo na mananampalataya sa panahon po ngayon ay meron po tayong dinaanan na tinatawag po nating old frame o tinatawag po nating lumang buhay. Na kung titignan natin at pag-aaralan natin at babalik-balikan po natin, dapat ma-realize po natin kung gaano po tayong minahal una ng Diyos. Siya ang unang nagmahal po sa atin. Siya po ang una at higit sa lahat na pumili po sa atin, even na hindi po tayo karapat-dapat sa Kanyang presensya, sapagkat ang presensya po ng Diyos ay banal. At tayo po ngayon tao ay labis na makasalanan. Kaya nga, dapat namumutawi pong labi sa ating pong mga labi ang pasasalamat, sapagkat hindi man tayo karapat-dapat, ginawa niyang karapat-dapat. Sa makatuwid, ibinigay ng Diyos sa atin ang kalalagayan at kapamahalan na kailanman ay hindi mawawasa. Ito po yung kapamahalaan, ibinalik po tayo, inirestore po tayo ng Diyos sa ating tunay na tao,
tunay po nating kalalagayan. Ano po yung tunay na kalalagayan po ng tao? Siya po ay kawangis po ng Diyos, kalarawan po ng Diyos, at ibinigay sa kataong ito ang kapamahalaan sa lahat ng bagay na kanyang nilikha. At dapat ganito po yung ating kalalagayan po ngayon. Tayo ngayon ay tinanggap na muli ng Diyos, inari po niyang anak, at tayo po ngayon ay muli na restore doon po sa pagiging kakawangis po ng Diyos, at ibinigay din sa atin ngayon ng Diyos ang dominion and authority at kapamalan sa lahat po ng bagay na kanya nilikha. Ibinigay din sa kanya ng Diyos ang pagpapala ng pananatili ng kanyang salita na kahit gaano mo ito itinatanggi at sinisikap na makalayo. Purihin po ang Panginoon. Even mga kapatid, marami pong tao, katulad nga po ng inyong abang lingkod, bago po ako lubusan na sumunod po sa Diyos, mas madalas tinatanggihan ko po ang kanyang mga salita. Mas madalas lumalayo po ako sa mga gawain at pinipersecute ko pa ang mga gawain sa panahon po noon. Subalit maraming salamat po sa Diyos sapagkat napakatiyaga po niya sa aking buhay. Pinagtiyagaan po ako ng Diyos na halos araw-araw ay nire-remind niya po sa akin na kailangan ko po siya. Kaya nga, napakapalad po ng inyong abang lingkod at sa lahat ng mga tumanggap at kumilala sa ating Panginoong Jesus, napakapalad po tayo sapagkat pinili po tayo ng Diyos sa maraming tao dito sa mundo at tayo ngayon ay dinala ng Diyos sa kanyang pag-ibig at sa kanyang kahabagan. Kaya nga, kailangang panghawakan mo ng maayos ang salita ng Diyos at sundin ito bago gumawa ka ng mabuti at magsumikap. Marami pong mga tinatawag po na tumanggap sa Panginoon, pero mapapansin po ngayon natin, mas una nilang ginagampanan yung pagiging mabuti. Kumilala sa Panginoon, pero ang nung ginagawa po nila, nagsusumikap ngayon po sila na magpakabuti. Tumutulong sa kanyang kapwa, naging matutulungin, at patuloy na sinisikap niya sa kanyang buhay na maging matuwid. Kapatid, ang sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan po ngayon, kailangan una at higit sa lahat na makilala po natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas, bilang hari ng ating buhay, bilang ating tagapagligtas ng ating kaluluwa sa lawang apoy. And then, ito po ay magbubunga ng ano? Ng pagiging mabuti po nating tao sa ating kapwa at magkakaroon po ngayon tayo ng pagsusumikap or perseverance na tayo ay makapagpatuloy na maging anak ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, ano po yung una pong mensahe natin sa gabing ito? Kailangan mong ikagalak ang pagiging matuwid at di maiiwasang pagpapala. Isinulat ni Moises ang salita ng habag ng Diyos na nangunguna sa mga salilita patungo sa pangakong lugar. Kung atin po mapag-aaralan from the history itself, ano, muli isinulat ni Moises sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang 10 utos. Why? Sapagkat yung unang galing po sa Mount of Sinai, ito po ay nawasak. Dahil nga po sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamagitan ng salita ng Diyos, winasak ang gawa ng Diablo sa kanpanahon ng bansang Israel, doon po sa paggawa po nila ng guyang gito at ito'y kanilang sinamba. Sa makatwid mga kapatid, gumawa na naman po ng panibagong sulat ang Diyos sa pamagitan po ni Moises. Ano? At ito po mga kapatid, ang sulat na punong-puno ng pag-ibig, kahabagan po ng Diyos para po sa atin. Ano? Actually, yung pong 10 utos na ito, dito ipinakita ng Diyos kung gaano niyang kamahal, kung paano niyang kinahabagan ang tao, sapagkat nais po ng Diyos, isa man sa mga tao ay hindi mapahamak bagkus magkaroon at maranasan ang buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos ng kaligtasan na ipinadala ang binhi ng babae. Sa simula pa mga kapatid sa Panginoon,
from the history, from the book of Genesis, na magkasala ang tao at nilabag nila ang kauna-unahang command ng Diyos sa kanila, ano nangyari? Hindi sila sumunod. Ano? Hindi nila sinunod. Bagkus ano ang nangyari? Sila ngayon ay napahiwalay sa Diyos. Ito ang kauna-unahang pangyayari sa buhay ng tao. Ng tao ngayon ay nawala sa presensya ng Diyos, nawala sa pinakamaganda niyang kalalagayan. Bagkus ano nangyari? Sila ngayon ay balot na ng kahirapan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, on that spot ng magkasala ang tao, daglian na ibinigay agad ng Diyos ang sagot. Ano? Ibinigay agad sa tao ang sagot. Ano yung sagot? Yung binhi ng babae na dudurog sa ulo ni Satanas. At sino po yun? Siya po si Jesus na siyang tanging Kristo ng ating nga pong buhay. Tanging si Jesus lamang ang may kapangyarihan, tanging si Jesus lamang ang tanging daan, tanging si Jesus lamang ang punong-puno ng kahabagan na siyang sa atin ay nagligtas. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos na siyang pinadala ng arko na nag-ingat kay Noe sa mga sumpa ng Nephilim. Makikita rin po natin mga kapatid sa Panginoon, sa panahon ni Noe, sa panahon ng napakalaking baha, lumikha ang Diyos sa pagitan ni Noe ng arko. Nang sino man nang pumasok dito, lahat ng uri ng hayop, lahat ng uri ng mga ibon sa impapawid ay naligtas. Ano po ang ating pong mensahe na makikita sa arko ni Noah? Makikita po natin ng arko ni Noah ay nagsisimbolo kay Kristo. Nang sino man pumasok kay Kristo ay magtatamo ng kaligtasan. Sapagkat sinasabi po sa atin ang salita po ng Diyos, ano pong sabi po ng Kristo? I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father except through me. Tanging kay Kristo lang, tanging kay Jesus lamang, tanging siya lamang ang tanging sagot. Hallelujah! Siya lamang ang tangi po nating tagapagligtas. Wala na pong iba. Wala na pong ibang uri ng daan. Wala na pong sino mang maging daan. Wala na pong lumang daan. Wala na pong bagong daan. Maliban, tanging daan ay si Kristo po lamang. Kung iyong itatatak at ikagagalak ang matuwid na pagpapala, iyong makikita ang di maiiwasang pagpapala. Katulad ng mga Israelita na nilisan ng Ehipto at natawid ng pulang dagat sa araw na iniandog ang alay na dugo. Kung ating pumapag-aralan sa gabing ito, mga kapatid, ang tunay na kaganapan sa kapangyarihan po ng Diyos. Mapapansin po natin sa panahon ng bansang Israel, ang mga Israelita ay naglakbay mula Ehipto hanggang doon sa Kanaan. Ano po? Mapapansin po natin na napakahaba ng kanilang ginawang paglalakbay at nagpaikot-ikot lamang po sila doon sa ilang. Bakit? Pinarusahan ba sila? Pinahirapan ba sila ng Diyos? At hindi nais ng Diyos na matawid agad nila ng mas maaga dahil ang gusto ng Diyos, paglaruan pa sila? No! Hindi po iyon. Hindi po iyon ang kontekstwal ng sitwasyon. Ano po? Kung ganito po ang ating pong kaisipan, mali po ang ating laman ng kaisipan. Kailangan na makita po natin kung ano po yung tunay na kontekstwal ng sitwasyon. Ang tunay na kaganapan po mga kapatid sa Panginoon, inalalayan po sila ng Diyos mula pa roon sa loob hanggang sa sila'y makalabas up na sila'y makapasok po ng Kanaan, hindi po sila pinabayaan po ng Diyos. Why? Dahil mahal na mahal po sila ng Diyos. Iningatan po sila. Ano? Kung bakit po nagtagal ng ganong kahabang panahon sapagkat nais ng Diyos bago po sila makapasok sa lupang pangako, they are already equipped. Why? Sapagkat umalis po sila, lumabas po sila ng Ehipto, wala po silang dalang pananampalataya. Wala po silang pagkakilala sa tunay na Diyos. Dala-dala po nila ang kultura ng Ehipto. Ano po ang kultura ng Ehipto?
sumasamba sa hindi tunay na Diyos at wala silang pananampalataya sa tunay na Diyos. Kaya nga, binuran lahat ang bagay na ito sa kanila bago sila lubusang nakapasok sa lupang pangako. Ikalawa pong mensahe, kailangan mong ikagalak ang ganap na pagpapala at iyong kalalagayan. Ang ibig sabihin ng arko ng pangako ay ganap na pagpapala. Mapapansin ngayon natin bakit sinabi pong ganap na pagpapala, sapagkat ang sino mang pumasok kay Kristo, sino man ang tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon, bilang kanyang tagapagligtas, pinanghawakan na po niya at hawak na po niya ang absolute answer. Ang absolute at ang tiyak na sagot ay hawak na po niya. Ano pang kanyang nanaisin pa? Ano pang kanyang hahanapin pa? Hallelujah! Ang lahat para kay Kristo ay ganap na. Amen? Maraming po salamat sa Panginoon. At sa pamagitan ng pagpapala, ang mga Israelita ay magagawang mapanatili ang kanilang mga buhay na nakasentro sa tatlong pista. Ano po yung tatlong pista? Tabernakulo, toldang pagtitipon, at tolda habang sila ay naglakad sa napakahirap na ilang. Ito nga po yung sinasabi po natin kanina. Ano? Tinuruan po ng Diyos ang bansang Israel na mapanghawakan po nila, matutunan po nila, maisapamuhay po nila ang ano? Yung tatlong pista. Sapagkat ito po yung pinakamahalagang bagay na dapat naiintindihan po ng tao. Ano? Ano po yung tinatawag na pista ng tabernakulo? Ito po ay nagsisimbolize na kailangan na bigayin po natin ngayon sa Diyos ang karapatang pagsamba. Maialay po natin ang ating buhay bilang alay na buhay, kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ito daw po ang katampatang pagsamba po natin sa Diyos. And then, ano po yung tolda ng pagtitipon? Ito po ngayon yung tinatawag po natin fellowship or worship. Hallelujah! Magawa ngayon natin na tayo ngayon ay nagtitipon, nagkakaisa, at iisa ang pananaw kung nulang iba kundi ang pasalamatan at sambahin ang tunay na Diyos. And then, ano po ang ibig sabihin po nung tolda? Ito po ngayon yung tolda, ito ngayon, ito po yung sa panahon po nila ay tinitirhan ng bawat pamilya. Kung ating po maiugnay po sa ating po mensahe po ngayon, kailangan po ngayon abutin ng mabuting balita ang bawat pamilya ng ating pong sambahayan. Maraming salamat sa mensahe po ng Diyos. Ikatlong mensahe, huwag padadaya sa pamagitan ng iyong karanasan. Iugnay ang salita ng Diyos na ibinigay hanggang ngayon at sa ating mga buhay. Panghawakan ito at ilagak ang iyong buhay sa pananalangin. Maraming salamat po mga kapatid, sapagkat sa gabing ito, nais po ng Diyos na matutunan po natin, na maiugnay po natin, maikonek po natin ang salita po ng Diyos sa ating buhay. Maikonek, mailagay po natin, mailagak po natin sa buhay po natin ang salita po ng Diyos. At kapag ito'y nagawa po natin na maikonek po natin yung salita po ng Diyos sa ating buhay, ano makikita po sa atin ng marami? Hindi na po tayo ngayon. Ano? Hindi na po ako ang makikita sa aking buhay, kundi kung ano po yung nasa sa akin po ngayon. Ano po iyon? Salita po ng Diyos. At mismong ang Diyos ang makikita na po sa akin. Tatakluban na po ako ng presensya ng Diyos at ano makikita sa akin? Ang kabanalan po ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, sa ating pong konklusyon, wasakin ang kapangyarihan ng kadiliman sa ating panahon. Paano po natin wawasakin ang kapangyarihan ng kadiliman sa ating panahon? I challenge you, my dear brethren, habang ikaw ngayon ay nakikinig ng salita ng Diyos, ikaw na kung saan man dako ng mundo naroroon, ikaw na inabot ng salita at tinig ng Diyos, I challenge you, lumabas tayo. Go out, preach the gospel, ipamahagi mo sa iba, ipagpatuto mo sa iba, na tanging si Jesus lamang ang tanging Kristo, ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Wala nang iba.
Kaya nga, kapatid, tumanggap na tayo ngayon ng espiritual na kalakasan nagmumula sa banal na espiritu. Siya ngayon ang ating kasama, siya ngayon ang ating tagapag-aliw, siya ngayon ang ating divine teacher na maghahatid sa atin sa dulo ng pananagumpay. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan nga po sa lahat, sa pangalan mo nga po, Panginoong Jesus, aking pong itinatalaga sa iyo, O Diyos, ang aming pong buhay, ang bawat buhay, Panginoon, nang maaabot, Panginoon, ng iyong makapangyarihang mga salita. Dalangin ko, O Diyos, na matumpungan po namin, matutunan po namin, ilagak mo kami, Panginoon, as a witness, as a spiritual doctor, Panginoon, as ambassador mo, Panginoon, sa bawat lugar na aming pong kinalalagyan, sa bawat dako na kung saan doon mo kami dinala, Panginoon, sa gitna ng aming pong mga trabaho, sa gitna ng aming pong pagninegosyo, sa gitna, Panginoon, ng aming pong paglalawiw. Panginoon, ano man ang aming pong mga ginagawa, use us, Lord. Gamitin mo po ang bawat isa po sa amin. Daluyan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Maraming maraming nga pong salamat, Ama. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Hallelujah. And now, we will proceed on our Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Happy New Year. God bless.